So, magandang araw mga boss. So ito na yung panghuling part sa ating second floor mga boss. Bali, ang gagawin natin ngayong araw na to ay gagawa tayo ng beam na kakarga sa ating CHB sa ating second floor. Yan, so bali, ang gamit ating bakal mga boss is 12mm at yung ating mga stair up ay 8mm mga boss. Bali, pinulik yung gamit nating pangporma nito mga boss sa ating at yung distansya ng ating stair up mga boss ay bali yung sa gitna mga boss is 7 inches mga boss. Bali 7 inches yung sa gitna mga boss at yung sa isigkadulo mga boss 5 2 inches at saka 3 3 inches. Tapos yung the rest is 7 inches na mga boss. So rini-ready natin yung forma mga boss at gagawa at siguro mabubuhusan natin ito ngayong araw na to. So ito na mga boss, bali ito yung mangyari nito mga boss. So yan, may 2x2 yan na kahoy mga boss. Bali, yan yung nosing ng ating beam sa loob. At yung sa gilid mga boss is naka-flashing to. Kasi firewall kasi yung sa gilid. Wala tayong nilagay nga 2x2. So sa loob ay meron tayong nosing na 2 inches. Ganyan. So nilagay na natin yan ng 2x2 na kahoy. Ganyan. Para yun yung magsisilbing nosing natin sa loob. Bali yung taas ng ating beam mga boss ay 10 inches mga boss. So yan yung taas ng ating beam, 10 inches. So atin rini-ready lang natin ito mga boss para pagkatapos ng malagyan na yan ng cover, so lagyan natin yan ng reverse. So ito yung pangtakip sa ating firewall mga boss ito. So ito yung lalagay natin mamaya sa ating firewall. So ito yung rebar mga boss, ready na yan. Yan, so napansin nyo hindi ko na tinali yung sa mga stirrup sa dulo mga boss. Yan, para hindi tayo mahirapan pagdugtungan na doon. May abang kasi tayong bakal doon mga boss para sa ating beam. So para hindi tayo mahirapan, hindi natin tinali yung mga stirrups. So bali, napansin nyo yung plywood na sa ilalim mga boss. Bali, yan yung ceiling natin mga boss. Mula sa ceiling, naglagay tayo ng beam na 10 inches mga boss. So dahan-dahan lang mga boss para hindi natin maapakan yung ating kisame. Maglalagay na tayo ng rebars mga boss. Yung naka-vertical na mga bars mga boss, yan yung abang sa ating CHB. Sa CHB na sa ibaba mga boss, dugtungan lang natin yan mamaya. Bali, ang nangyari nito mga boss, binaon namin sa poste yung bakal na abang para sa ating beam, ganyan. Bali 12 inches po yung haba nito mga boss. So yan yung binaon natin sa poste. Yung mali lang namin nito nagawa ay medyo na palalim kami ng hukay sa poste. Pero huwag niyo itong gayahin mga boss. Tingnan niyo yung poste mga boss, sobrang lalim yung pagkahukay mga boss. Dahil kasi yan sa paghahanap namin doon sa bakal namin nilagay para abang sa beam. Yan, inaangatan namin yung mga abang sa ating beam. Bali, yung abang sa ating beam mga boss ay 10mm lamang mga boss. Dawil na binaon natin sa poste para abang sa ating biga. At yung ating biga mga boss, yung bar natin, yung reverse natin sa ating biga ay 12mm mga boss. Yan, 12mm po yung gamit natin. Yan mga boss, natapos na natin ilagay yung ating reverse sa ating beam. Yan. So itong mga bakal na to, ito yung idudugtong natin doon sa ating mga vertical para sa ating CHB. Ito yung idudugtong natin. Nandito tayo sa itaas sa may bubong. Ayan. So ito na mga boss, nalagay natin yung siding sa may firewall mga boss. At meron na rin yung tangsi mga boss para yun magsisilbing guide natin na hindi mawala sa tuwid yung ating biga. Yan, so at nalagay na rin natin yung ating mga vertical bars para abang sa ating CHB or hollow blocks. So habang yung ibang kasamahan ko ay naghahalo na ng semento para ibubuhos natin dito. A few moments later. So ito na mga boss, kasalukuyang binubuhusan na natin ito mga boss. Yan. So napansin niyo yung mga bakal mga boss, yung 8mm na bakal na yan. Diyan natin ilalagay yung ating sahig. May nosing tayo na 2 inches. So diyan natin ilalagay yung ating 2x3 na bakal. So yan yung magsisilbing sahig natin mga boss. So hindi concrete yung ating sahig dito mga boss ito.
So ito yung 2x3, ito yung gagawin nating sahig natin mga boss, tapos lalagyan niya ng plywood na 3-4. 1.5 ang kapal nito mga boss. So, yan yung ilalagay natin doon. Bali tatlong beam natin lalagay. At yung sa gitna at saka yung pangatlo mga boss, hindi na natin yan lalagyan ng beam. So ibababa na lang natin yung trusses. So next is dito naman tayo sa kabilang side na mga boss. So maglalagay din tayo ng beam dito. Bali lahat ng firewall mga boss is lalagyan natin yan ng beam. Para yan yung magkakarga doon sa ating CHB. So yan mga boss, kailangan natin yung beam para hindi mapupunta lahat sa ilalim yung pwersa. Yan yung abang sa ating beam mga boss. Wala po yung putol mga boss. Magkarugtong po yan sa kabilang beam at saka itong nas nakikita nyong buckle. So plus back lang tayo mga boss. So ganito namin nilagay yung abang mga boss yan. Apat yan. Sa kabila naman is apat. So wala po yung putol mga boss. So magkarugtong po yan lahat mga boss. Bali hindi tayo gumamit ng welding sa paglalagay ng sa pagkakabit nito. So tali lang lahat mga boss. Ay wasan na natin mag-welding mga boss, basta reverse na yung pag-inusapan natin mga boss. So yung reverse kasi mga boss ay hindi design pang welding. Saka yung sa kabila is natapos na yan mga boss. So siguro bukas tatanggalin natin yung siding at saka ilalagay natin dito sa kabila. A few moments later. So hindi ko pala ito na videoan mga boss, bali nababa na natin yung trusses sa gitna. Yan, yung sa gitna na yan is nababa na natin yan. At saka yung may mga CHB na pala tayong nalagay mga boss. Hindi ako nakavideo ng ilang araw mga boss kasi may lakad kasi ako. Nalagyan natin yan ng beam mga boss. Yan, may mga biga na yan mga boss at may CHB na yan. Manilagay tayong mini beam sa ating CHB kasi malayo kasi yung distansya at manilagay tayo ng flashing na puste sa gitna. Bali yung ginawa na natin sa itaas ay hindi na tayo nag-abang ng bakal para sa ating CHB. Binabarin na lang natin mga boss. So dalawa yung butas niyan mga boss. So bali maglalagay kasi tayo ng dalawang bakal niyan para sa ating mini beam. Yung kapal nito is 4 inches. Habang dito naman mga boss yung inapakan ko, ito yung trusses na mga boss sa bubong. So ibinaba natin to para gawin nating lalagyan ng sahig. So ito. So dito yung original niya mga boss. Yan. So kinat natin yan at binaba. Yan. Para mag-rebuild. Ito yung level sa ating beam. Yan. So para ilalagay na lang natin yung ating 2x3 na tubular para gawin nating sahig. At nilagyan na rin natin yan ng level. Tansi para maging level. So yan yung beam natin. Diyan natin nilalagay yung ating 2x3 na tubular. Yung plano namin nito mga boss para mas lalong tumibay ito is bubuhusan namin ito hanggang sa gitna lang ng trusses mga boss. Ayan, para matibay yung ating trusses or yung ating lalagyan ng sahig. So above standard yung ating seating mga boss. Bali yung seating natin is 3 cm. Ayan, so 3 cm yung ating seating. Ayan, para matibay yung ating CHB. Ayan, so yung ating yan sa gilid, so siksik na siksik yan ng halo. So yun, wala kang makikitang butas niyan sa may poste. So yan sa gitna mga boss, may lagay tayong flashing na poste mga boss. Kasi umabot kasi ng 5 meters yung distansya ng poste. Kaya nilagyan natin ng flashing poste sa gitna mga boss para hindi masyadong aalog yung ating CHB. Bali yung gamit nating mga vertical bar sa ating CHB mga boss, 18mm lahat. Para matibay yung ating pagpapiling at saka yung ating hollow block. So ito yung makikita natin sa labas mga boss niyan. So bali napansin nyo, tinigilan namin yung pagpapile. So sa isang araw, dapat 6 na patong lang or 5 patong lang yung ilagay nyo mga boss. So yan yung lang limit ko mga boss pag ako nagpapiling ng hollow block. So 6 to o 5 patong lang yung sa isang araw. Kasi malambot pa kasi yung sa ilalim at baka mag-crack. A few moments later. So ito na mga boss, 3 araw na naman na hindi ako nakapag-video. So ito na yung makikita natin yung finished product natin. So nalagyan na yan ng CHB lahat.
At meron na rin yung finishing 2x3 na tubular mga boss. Ito yung poste natin. So maglalagay kasi tayo ng tires dito. Yan. So yan mga boss, natapos na yan. Meron na yan. So ito yung itong inapakan ko mga boss. Ito yung bubong sa ating first floor. So balik kalahati lang yung ginawa kong second floor. Yan. So tapos na yan mga boss. Yung roping natin tapos na rin. Bali yung kulang lang dito mga boss at pinag-iipunan ko pa mga boss is yung ating sahig mga boss, yung tubular na 2x3 mga boss. Kasi yung isa kasi niyan is 1,200 yung isa. Yung kapal niyan is 1.5 mm. Bali yung magagamit dito mga boss sa 30 square meter is 16 pieces na 2x3 na tubular. Kasi yung distansya nito mga boss is 1 foot yung distansya ng ating tubular. At tinigilan muna namin yung pagtatrabaho nito is nag-iipon muna ako. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.